Good morning guys, good morning po mga kasangka, welcome po sa aking channel Eloy Cocinero Vlogs. Kamusta po kayo? Sana ay nasa mabuti. So yun guys, for today's video and recipe, magluluto lang po tayo ng isa na namang basic recipe mula kay Chef Eloy. Ito ang lalaking galunggong at babaeng galunggong na adobo recipe. Kaya kung mahilig ka sa ganitong topic about sa pagluluto, huwag mo nang kalimutang i-subscribe at i-on ang bell button para lagi kang updated kapag meron tayong bagong upload na video. Siguradong kakapulutan niyo ng idea. Kaya kung handa na kayo mga kasangkapag ay humahanap na ng pwesto, lakasan na ang inyong volume at brightness para inyong makita at marinig na maayos yung mga gagamitin nating ingredients at aromatics. Siyempre, gagamit po tayo dito ng sibuyas, siling green, kamatis, siling red, bawang, luya, at siyempre yung bidang-bida palagi sa pagluluto. At ipamintang buo ang daspat natin, ikakrak para mas lumabas yung kanyang aroma. At syempre, ito yung ating isda, maliliit na lalaki at babaeng galunggong. Fresh na fresh. At syempre, titimplahan natin yan mga kasangkap na suka, marka pinya yung gagamitin natin dito. Ayan, marka pinya. So, maglagay tayo ng plain at maglagay tayo ng maricado. At syempre, gagamit tayo dito ng toyo. Kikuman soy sauce ang gagamitin natin para sa ating toyo, pangalat. At syempre maglagay tayo ng konting oil at konting Ajinomoto bitchin. At syempre maglagay din tayo ng konting tubig sa ating pagluluto. Ayun lang naman ang ating mga ingredients and aromatics para sa ating galunggong adobo recipe. Ito po si Chef Eloy at tara, magluto na po tayo mga kasangkap. So ayan guys, dito sa ating cooking pot, para lang siyang simipaksiw. So sa ating cooking pot, salang na natin yan. Lagyan natin ng apoy, lagyan natin ng kamatis, sibuyas, bawang, luya, tapos lagay na natin yung isda. Ginalit natin luya, sibuyas, bawang, luya, kamatis, siling green. Isda ulit. Siling green, siling red, sibuyas, kamatis, bawang, luya, one cup of water, lakasan ng apoy, maglagay ng
yan. So, konti lang. Maglagay din tayo ng plain suka, yung ating markapin niya. Sukang puti. Para siyang semi-paksiw. Kaso ang kakaiba dito, hindi asin yung pangalat natin. Toyo. Yan, Kikman soy sauce. Maglagay tayo ngayon ng konting oil. Nagkaroon pa natin ng soy sauce. Maglagay na tayo ng konting bitchin at chinamoto. Siyempre rin nating pamintang buo noong daspat nating ikakrak para mas sumabas yung kanyang aroma. So dahil Holy Week po ngayon, huwag yung puro adobong baboy at manok lang. Mag-adobong isda naman kayo. Pa natin ng konting tubig. Adobong galonggong, boss. At takpan lang natin. So, timpla na natin mga katangkat, no? So, takpan lang natin para sa kanyang mabilis na pagkaloto. Smells good. Napakasarap mga kasangkap. Panalong-panalo yung ating recipe. Napakabango po ng ating galunggong adobo recipe. Sobrang sarap. Try nyo rin po mga kasangkap. And guys, thank you for watching. Make the love shout out to each one and everyone. Take care always and always. God bless. See you guys on my next vlog. So yun guys, okay na yung timpla. Yung lasa ayos na. So wait na lang po natin mga ilang minutes. At luto na yan.
Maraming salamat po pala ating mga kasangkap sa inyo mga walang-sawang pag-suporta at pagsubaybay sa ating basic recipes. At syempre sa ating mountain channel, salamat po sa inyong pag-subscribe. Take care always po mga kasangkap. Napakasarap mga kasangkap. Ayan, try nyo na rin po magluto ng ganito ka-basic na mga recipe. Ayan guys, thank you. See you on my next vlog. Bye bye guys. Happy holidays. Dito sa abilang side, nakaluto na rin po tayo ng rice. Ang bango, kuko pandan. Basic recipe for today, palike and share na lang kung galonggong adobo recipe. Tapos si Chef Eloy na nagsasabing pag walang kain, walang energy, kaya naman magluto ng masarap at kumain ng marami para merong energy.